Parang Christmas, ano siya eh. Christmas. Pero siyempre, mga next year na namin yan. Ngayon lang namin na-shoot. Pero story idea mo to, diba? Yes, story idea. Yeah. So, producer ka rin ito? Yeah. Wow. Sa holder. Ano lang, yun nga katulad sinabi ko, mas open kasi sila sa ganun eh, mga concepts, diba? Matapang sila sa pagpo-produce. Katulad yung... Hindi mo pa lang gumanap na sa tatas? Oo, total, yun na naman tawag sa'yo eh, di ba? Kaya mo na. Hindi, maganda kasi konsepto, pambata siya eh. So, naisip namin gawin. Nagkaroon ng konting delay para, ano, pero thankfully na yun nga, natuloy-tuloy namin after nung kekei. After Australia, nagawa ko yung Fusa Libre, tapos ito. So, tapos lahat naman yung next year. Tapos na inyo yung KKM trip kaya ano? Yes, tapos na yun. Edited na yun. So, we're just waiting. Tapos na? Ganda. Hindi naman sa ano, maganda. Very nostalgic yung movie. Everyone got their own kumbaga break dun sa mga eksena. Pati yung ano, actually yung Fusha, kakapanood lang din. Iba rin. Kami ni Sir John Garcia. Ano yun? Fusha Libre. O wrestler ako na badi. No, parang ang gigil ka ngayon sa karir mo, ha? Ano, no? Gigil na gigil. Ipinako kayo kang bahay, no? Masaya naman. Masaya eh. Masaya yung ano eh, yung trabaho. And again, thankful nga ako dun sa... Parang may second sa wind, diretso, no? Diretso, meron kang ngayon. Regardless of the, ano, the bashing, we're still doing kahit well. May everyday show ka, nanong time yun? Yeah. May pelikula ka pa rin. Oo, kaya yung mga shooting ko, ganyan. Bukas, katabi talaga ng ano. Mga, pwede kong takbuhin yung APT. Ah, so yun ang usapan lagi? Yun ang usapan lagi. Wala akong ano. Yung bata ba dyan, yung anak ni Dong? Yes, si Shanna Stevens. Again. Siya yung ano, siya yung ano. Basta. So, yung dalawa. Kami dalawa. Tapos si Aya will play a teacher. Pero, Dominique, hindi ka pwede talaga umabsin ng itbulaga kahit may ginagawa. Sa ngayon, hindi. Poste siya dun eh. Siya. Well, hanggat maaari kasi, di ba, kumbaga, nag-e-establish ka pa eh. Di ba, nag-e-establish ka ng, ano, ng show. So hanggat kaya mong hindi mag-absent, hindi ka pwede, hindi ka mag-absent. So hanggat kaya mong pag-anon, lagari. Thankful, kaya nga, thankful ako sa Mavex kasi nga, alam nila yung deal na yun. So, ginagawa naman lagi ng paraan. Kaya yung Sundays, yun lang yung buong araw ko na nabibigay. Parang hindi nakakatayong ipulaga pag wala ka din eh. Hindi naman. Ikaw talaga yung poste eh. Well, nag-poste in the sense na I make sure that everyone is confident enough to host without me. Naniniwala ako doon. Na hindi pwedeng ang thinking ng mga ninakasi, ninamavi, ng mga co-host natin, uy, pag wala si Pao, pag wala si Yorme, mahirap. Hindi. Andun kami normally kapag, lalo kapag kahit nung isang araw, nasa Cagayan de Oro kami ni na Yorme, nila Buboy. So sa studio, sila yung natira. You know, I watch them, I make sure na nagkakaroon kami ng usapan kung ano yung mali, kung ano yung tama. Kasi nandun pa lang kami sa stage na yan. So, kailangan lang, eh kuya nila ako eh. Ako, ang hierarchy namin, kuya ko si Yorme, ako kuya nila. Alam mo yun, ha? So, maganda yung bigaya ng energy. Tapos may sarili na kayong audience, no? Parang yung nabibuild na kayo. Meron naman. Thankful kami to. Parang hupa na yung ano, hupa na yung ingay masyad. Hindi na ganun kayo. Yes, never naman siyang mawawala. No, pero at least hindi na. Pero thankful ako na yung, kumaga, unti-unti ng... natatanggap. Alam naman namin na mahirap. Alam nung pinasok naman namin yun. Alam namin na mahirap. So and katulad ng sinabi ko, very willing naman yung tape na maghintay na maging ano siya. Kumbaga lumaban ng maayos. May tanong kanina pa kung ano, gusto mo maka-work sa kabila. Oo. Kaya ka ba maka-work? Isa. Sino? Yung isang Pao, si Pao. Pao? Abelino. Oo! Pao na Abelino? Of course! Ang galing artista ko! Ang galing niya? Oo! Magaling yun!
Hindi, I never had the pleasure of working with him sa GMA. At paniniwala ko na nung lumipat siya, like, just like Jake Cuenca, na kumbaga musbong lalo yung talento, kumbaga na nagawa ng ano, ng projects na tama, kaya gumaling lalo. And I would love to work with him. Ah, okay. Yeah. Yung fitness mo pala pa, for the... Ako? Hindi. Flex shirt. Kubarin mo nga. Kubarin mo nga. Patingin mo nga. Patingin nga. Huwag na. Gusto niya hawakan niyo. Pahibak ba? Ang tigas. Para saan siya? 30 siguro. 30 pounds. Well, it started with the after kasi yung ano. Kumbaga nung ginawa namin yung movie nila kay Abad. Na ayon sa role bilang husband, PA ni Patrick Garcia, that I would not be fit. No? So, nagpalaki ako ng konti. Sakto sa pusa libre, wrestler ako, nagpaliit ako. Sakto sa seita, nagpaliit ako lalo. Na-enjoy ko na siya. So, dire-diretso na lang. Everyday ka nag-work? Yes, everyday. Kasi I have that opportunity because I have to, no, I have time to do it before Ikbulaga. May gym kami malapit sa APT na unang trainer ni Ruro, ni Mavi. So, niyaya ko na lahat ng cast, ng co-host. Basta every 7 a.m, workout tayo kung sino darating, kung sino. So, everyone halos nag-workout. So, sa push siya, dapat physically fit kasi boxer. Well, medyo. Pero mas na-achieve ko sa ano. Kasi pagpalit pa lang ako eh. Pero so, mas na-achieve ko siya dito sa ano. Sa demonyo. Sa Happy Holidays. So, magpapakita ka ng may mga... Oo, dapat pakita mo. Meron eh, oo. So, next time, sabi ba, Max ka na namin makikita? Meron akong hindi ano. Meron ka ba? Charot. After ito, magpatapaan ako. Magpatapaan ako ulit. Gipit na gipit ba? Gipit na gipit. Alam ka ng bahay na gusto ko. Alam ka ng bahay na gusto ko. Huwag mo yung ginawa yun. Bawin sa ano pa? Sa nagpapasexy? Sugo, diba? Sa may Cosmo? Oo, oh, Cosmo. Sugo. Payet ako ano. Pero yes, Cosmo. Actually, nung I left my heart in Sor Sogon, somehow medyo. Fit ako nun. Pero, actually, mas inuna ko yung magiging healthy kaysa Bulaga. Kasi hinihingal ako eh. Yung ano ba, yung pagod. May hingal yung araw-araw ka nag-host. Taas energy, takbo-takbo. Hihingal ako. So, napag-decision na namin, mag-gym. Tapos, yung medyo nakikita mo na, oy, meron. Okay. Sabi, tuloy-tuloy mo na nga. Well, yeah. It's there. Saan namin una makikita? Ha? Saan namin una makikita yung katawan mo? Pinapost ko naman siya. Sa ano meron? Huwag na. How about food, Pao? I eat anything. I eat from 11 to 3 o'clock. That's it. Basta after Bulaga, hindi na ako makain. Okay. Hindi ka na, ano yun? Hindi naman. Energy. If I know I'm gonna eat dinner, baliktad naman. Hindi ako kakain sa umaga. Para makapag-dinner after Bulaga. Pao, sa Christmas mukhang siguro mo, may pa-shoot ka. Super may ano eh, kasi yun lang yung mga time namin na makapag-shoot buong araw. So, yung leaving might not be an option. And of course, alam naman natin na Ikbulaga ay nagla-live ng January 1. So, may mga iti-tape kami na ilang episodes. And it's not too long. So, yung out of the country is out of the question. Yung alis, out of the question. So, wala kayong plans din? Wala. Alam, aware naman siya dun sa schedule. Alam niya yung nadaano kami. Kumbaga, we're establishing a show na kailangan somehow medyo dire-diretso. Wala kang masyadong time sa kanya ngayon? Hindi naman importante yung dami ng time. Ang importante yung quality ng time. When you're done working, you're with her, you make sure you're there. Di ba? Hindi ba? Wow. Kasi yung best mo rin na ma-mention yung mga bashing. Kasi sanay ka na ba? Ever since, sanay naman. Hindi naman ako. Hindi ka na na-affect mo. Merong ano, siyempre merong mga para sa'yo below the belt na ano, parang hindi mo na, ano, dito na naman tayo. Tapos siyempre, bigla mong maalala, ay apat yung trabaho ko today. Dead. Busy ako. Ironic nga sa'yo, kasi ibang binabas siya, affect ang career. Ikaw parang lalong umuusbong. Katulad na sinabi ko, tingin ko, or maswerte ako sa GMA, sa tape. Kasi nung tinanong ako ng tape, kung gusto ko mag-ano, kung willing ako mag-host sa Ikbulaga. Isa yung sa tanong ko, uy, ano,
basta ko ngayon. Okay ba sa inyo? E di, sabay-sabay natin. Sabi ni Kuya John Halosos, e, sabay-sabay natin harapin. Mm. Mababash ka rin naman dito eh. Might as well, dire-direcho na. Naalala ko paano ka like napili or sino ko na nagsuggest? I think merong listahan sina chairman and I was thankfully, sina Bullet isa sa mga panga, my name came up. And then habang tinatayo namin yung daily ng show, nag-aayos na kami ng sino pwede ilagay, sino binayan, sino binayan, sino magiging effective. Ganyan. It's not about the ano eh, it's not about yung galing sa hosting, it's the rapport. Diba? Kailangan talaga yung rapport. Na feeling ko, we have na. Meron na. So we're very thankful for that. And eventually people will see na basta nag-e-enjoy kami, mag-e-enjoy sila. Pero sa'yo po, ang ganda ng feedback pa sa hosting mo, ganda naro pala mag-host. Kaya mo thankfully, gawin lahat. Thankfully, lahat. Ano yun, hindi nyo alam kung gaano ako kaseryoso dun sa trabaho. I mean, alam kasi, nung, especially from the beginning, yung people were hoping that you will fail. So, pag lahat kayo, pag lahat ng tao binabash ka, lahat kayo expected na mag-fail, ang pagkukuhaan nyo lang ng lakas, kayo-kayong host. Si Mavi, si Cassie, ako, si Yorme, si Bobo, si Beto. That's why we became very, very close. Diba? Talagang, tsaka hindi, kailangan natin gawin to. Ginawa natin to. No, it's the challenge. Diba? Siyempre si Beto nung una talaga, grabe. Si Beto nagbabasa ng live. Sa live, nagbabasa ng bashing sa TikTok. Apeke. Pasahin yan. Ano natin? Tayo to. Basta okay tayo. Ano tayo? Eventually, you know, people will support. Alam naman, nagkatrabaho lang naman tayo. Nag-convert na nga yung ibang bashers. Kumbaga na ano ka lang naman eh. Kumbaga na napunta ka sa maling, well, hindi mali, pero maanong sitwasyon. Pero wala tayong kinalaman dito. Diba? We were called to work. You were called to serve, you know, to entertain people. That's our job. So regardless kung ano, gawin natin. And to be honest, iba sa pakiramdam. You know, nag-iba yung gana ko sa trabaho, nag-iba. Ang saya gumawa ng live, ang saya gumawa ng ganitong klaseng trabaho, nakikita mo. Kasi kita mo sa tao, ng diretso. And may mga tao minsan na harap-harapan ka na, okay lang. Just be nice. Half a year na? Yeah. Palang. Okay. Alam mo lagi pag sinasabi na, 3-5 eh. 3-5. Guys, last month, magpa-5 months na tayo. Palang. Parang araw tayo magkasama. Parang 5 years na? Oo, parang dami na natin pinagdaanan. Which is good. Yung rapport nandun. Kumbaga parang sa amin, no holds barred na. Kung may pangit, kailangan pag-usapan. Tayo na bahala. Suportahan tayo, protektahan tayo. It's a family na maganda. Ba't pala kayo nag-outing? Di ba pala nag-yacht party kayo? Or birthday kasi ni Chairman. Birthday ni Chairman ng Luzos and we hosted a party nung Friday. Sa mismong birthday niya. And we had the Itbulaga cast. Ni-request si Chairman na gusto niyang puntahan siya ng cast. So dinala kami sa Dapitan, sa Dakak. We hosted nung dinner nung laggabi and nung the next day syempre ilang ano sa amin ni chairman nakita yung mga ano magyate nagrelax sa Fantasy Land nagpunta kami we had to stay because the next day was a Sunday, everyone yung iba umuwi and some of us stayed because nag-gedli kami sa ano ako si Yorme and si Buboy Ara. We did Osamis at saka the next day, Monday, nag-live kami sa Cagayan habang yung iba nasa studio. So, gumagala kami ba? Speaking of Ara, ano nang latest sa inyo? After nyo mag-viral? Wala! Wala! Di ba kayo naging awkward after that? Hindi ba? Alam naman namin yung ginagawa namin. Alam namin yung ano, kumbaga... Actually, yung nagsimula. Alam naman namin na yung nagsimula, mga vlogger na, ano, na... Kontra. So... Pero may chemistry kayo. I don't know. May chemistry kayo. Well, I think it's, again, it's the closeness of the whole group. Kahit siguro ibigay mo kung kanino kami, di ba? Pak.
yung mga tao kinikilig din sa amin ni Betong eh. Kaya, meron kami nung ano, nung Sabado, meron kami ginawang sketch. Kami ni Betong, yung mga tao nagsisigawan eh. Sabi ko talaga ba? Pero sabi ba, sabi naman natin, napakaganda ni Ara at talaga namang... Ako naman, wala namang ano doon, wala namang question doon. Kaya nga, sa industriya yan eh. Oh, so pwede kang malay. Wala, alam mo sa ngayon, to be honest, we're very busy making the show work. And with this kind of setup, we're very blessed na gawin yun. So walang ano? Wala. Hanggang sa show lang yun? I-ano lang natin yun. Gusto natin i-clear yun na it was all based on a sketch that we did and enjoy. And it was taken out of context. And lalo tuloy na pag-usapan, lalo na tuloy nag-rate. Pero may pinapagawa ka bang house ng tao? Totoo. Hindi magawa. Basta mayroong something. Hindi, ba't di nyo nalang ituloy yung ganong angulo sa Ara kahit na pang show lang? Actually, ano pa rin naman namin. I just wanted it to be clear. Uh-huh. Siyempre, kawawa rin naman yung tao na ano, diba? Kawawa. Meron at meron yung masasabi. Pero again, tinutuloy pa naman. Meron kami yung mga sketch pa rin na ginagawa. Meron pa rin kaming ginagawa on air. But again, it stops there. Ikaw at ako, December 6 na po. Please support us. Please watch with Rian Ramos, directed by Reggie Del Carmen. Under Viva po, kasama ni Puram si Toron, Valdez, at saka siyempre si Miss Puchan. It's a beautiful, beautiful love story. So please watch it po.